Oh. Ang ginagawa naman nila is i-credit check ka. Basically mga kaibigan, kapag gusto mong maging owner operator, hindi ko masabi. Sa Canada, syempre, una sa lahat, abangan lang natin. Hihingi ka ng certificate of employment. Ayun oh, maraming salamat mga kaibigan sa panonood nyo doon sa latest video natin. Una sa lahat, binabati ko or sina-shoutout ko muna yung aking kababayan na si Alan Lucindo na taga doon Matias, Burgos, Pangasinan. At ganoon din mga kaibigan, lahat ng aking kabarangay dyan sa doon Matias, Burgos, Pangasinan. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta kay Lakay. At ganoon din mga kaibigan sa inyong lahat, binabati ko po kayo ng magandang araw sa ating lahat. Ganon din mga kaibigan, nagpapasalamat ako doon sa mga nag-iwan ng mahalagang comment doon sa comment section down below, doon sa previous or sa latest video natin regarding po dito sa how to be a truck owner operator here in Canada. Basically mga kaibigan, kapag gusto mong maging truck owner operator or maging owner operator, sabihin na lang natin dito sa Canada, syempre una sa lahat, mag-shopping ka muna or titingin ka ng mga truck na magugustuhan mo base doon sa spec na gusto mo at doon sa spec ng company na rini-require nila, upang sa ganun is magtama lang. And then hihingi ka ng certificate of employment doon sa company na pinapasukan mo or doon sa ina-applyan mo. Ang certificate of employment na yon ay gagamitin mo yon mga kaibigan, ibibigay mo yon sa financial institution na magpipinance sa'yo, magpapaloan sa'yo ng amount na pera para bilhin yung truck na nagugustuhan mo. Although hindi nila ibibigay sa'yo yung ganong halaga ng pera, no? Sila yung baling bibili ng truck na yon, sila ang magpipinance. Kung hindi ka man mismo doon sa dealer kumuha ng deal or kumuha ng or nag-apply ng financing, yung tinatawag nila doon is housing, ang tawag doon housing finance ang mga tawag kapag kunwari Volvo, let's say Volvo, hindi ka mismo sa Volvo na kumuha ng finance sa kanila, kung may iba pa, ang ibig sabihin noon is financial company. Ang certificate of employment yun mga kaibigan ay parang proof, guarantee doon sa magpipinance sa'yo na ikaw nga ay may mapagdadalhan ka ng truck na ibibigay sa'yo or ipapaloan sa'yo. Siyempre naman, ang truck naman hindi ganun kadali yan. Hindi ka naman nila basta-basta bibigyan ng ganun para pang service lang, no? Kaya yun ang rules ng certificate of employment. Proof yun para ibigay mo doon sa financial institution or doon sa paglulunan mo kung saan ka maglulon ng truck. And then kapag nagloan ka naman, ang ginagawa naman nila is i-credit check ka. Kailangan yung credit history mo rin mga kaibigan ay medyo maganda-ganda kasi doon nakabase. Isang mahalagang faktor din yon. Kasi kapag nangutang ka, kasi utang nga yan, nangutang ka, chichik yung credit score mo. Kung maganda ang credit score mo, ang mangyayari sa'yo, kasi sabihin nilang natin ang halaga ng isang truck, no, is nagkakahalaga ng 200,000. Kapag ikaw ay maganda ang credit check mo, maaaring hingihan ka lang nila ng mga 5% down payment doon sa truck, doon sa principal amount, o di napakalaking bawas yon. And then kung hindi naman maganda ang credit check mo, baka pinaka-maximum nila hingin sa'yo is 10% doon sa mismong amount ng truck. Sabihin natin kung 200,000 yung truck, ang value ng truck, tapos hingin sa'yo is 10%, de nasa 20,000 yon. Yun ang ilalabas mo. Tapos ang factor pang isa doon is mas mataas ang interest rate mo. Hindi tulad kapag ka maganda ang yung credit, mababa ang hihingin nila sa inyong down payment
at mas mababa rin yung interest rate mo. Yun yung pangalawa, no? Ang pangatlo is once na settled na lahat at naka-scheduled na, na-approve ka na nga sa financing, okay na lahat, ang mangyayari niyan, ikaw nga, katulad ko, gusto kong mag-owner operator, so ang gagawin ko, ipaparehistro ko ngayon or kukuha ako ng business permit. Ayan, may tatlong klase ng business structure, no, na napakahalaga sa ating lahat kung ano ang gusto mo doon. Dapat isaalang-alang ninyo yon. Ang napili namin ni Mrs. is yung corporated or incorporated na tinatawag kasi less liabilities. Ayun, mga kaibigan, abang-abangan nyo lang, mga kaibigan, yung susunod na step, no, ng how to be a truck owner operator here in Canada. Itong mga sinasabi kong ito, no, based from sa mga nauna nating mga kaibigan na kapwa Pilipino na nag-owner operator. Basically, nagtatanong ako sa kanila, yung mga idea kong to galing sa kanila. At the same time, nagsa-search din ako para sa aking sarili kung alin ba talaga, di ba? Mahirap din naman yung sinabi ni ganito, ganon. Kailangan mo rin ng proof para sa iyong sarili. Ayun. Meron na nga kaming napili ni Mrs. na truck, no? Hinihintay lang namin yung proseso. Sana may labas na namin hanggang ngayong March the 15th. Ayun, mga kaibigan, ang current location natin ngayon is nandito tayo ngayon sa Heartland Fresh Pack here in Winkler, Manitoba. Pipick up tayo ng potato, dadalhin natin yon sa Chaska, Minnesota. Ayun, uy, tinatawag na yata ako nung shipper. Tara, punta na natin. Ngayon, since tapos na tayong maludan, pupunta tayo ngayon doon sa kanilang timbangan. May sarili silang timbangan dito. Ayan. At ang border na ating dadaanan is sa Emerson. Ayan. Pag-agapangin lang natin mula doon sa kanilang timbangan para malaman natin, no, kung ilan yung ating timbang. Papasok tayo sa kanilang timbangan para magpatimbang. Ilang kagandahan dito, no, mga kaibigan, kapag pipick up ka sa mga lugar na meron na silang mga sariling mga timbangan. Pagkatapos mo mag-pick up, hindi mo na po problemahin yung lugar. Hindi ka na maghanap ng scale, ng cut scale, kung saan nga magpapatimbang ka pa. Excited na ako, mga kaibigan, eh, kung kailan lalabas yung result ng aming credit check. Yan, nandito tayo sa kanilang timbangan. Papatimbang tayo. Tapos sisenyas yung sa may shipping doon kung okay na. Sisenya niya yata yun, eh. Yun.
Okay na daw, ngayon park muna tayo dito sa banda rito. Sarado natin yung ating trailer. At pagkatapos kunin natin yung mga papeles doon sa loob ng anong opisina. Ayan. Bilang tayo rito para hindi tayo nakakasagabal, mas bababa tayo doon sa baba at pupunta tayo sa kanilang shipping office. Ayun, okay na rito. Tignan natin mga kaibigan kung bago ba yung ating okay beauty. Yan ka muna, sapatos tayo. Yun, tapos sarado natin yung ating trailer. Ako ba tayo? Yan. Check natin yung ating paper temperature. Ang kanyang set point is 45. Ang set, ang box natin is 43, which is perfect. Ayun. Ang lamig. Ayun mga kaibigan. Inspection ko naman itong ating unit kaganina bago umalis ng home yard. Oh! Wow! Ganyan pala ang paglalagay nila. Oh my god. Paano kaya yan? Bahala na sila dyan, ha? Oh? Ngayon ako nakakita ng load na ganito mga kaibigan. Kaya nakakatuwa ito kapag diniskarga. Ayun, oh. For the first time in my life mga kaibigan, sa pagiging tracking ko, ngayon lang ako nakakita na ganitong klase ng ano, ng paglulod. At kaya naman mga kaibigan, abang-abangan nyo kung paano natin ito maidiskarga ngayon doon sa Chaska. kung kailan na hindi ko masabi, abangan lang natin. Ay mga kaibigan, padlock ko na. Ngayon pupunta tayo ngayon sa kanilang opisina upang kunin yung ating papel at saka yung sealed. Ayun. Lamig. Ayun mga kaibigan, nakuha ko na yung mga papel natin, pati itong sealed, no? Nakita nyo yung pula. Yan. Sasaraduhan na natin itong ating traktor, itong likod ng ating trailer, which is nakita nyo naman yung karga natin. Ganun lang talaga. Hindi ko maintindihan bakit ganun. First time nga eh. Yan, sarado natin. Ayan, silyado na. Pupunta na tayo dun sa loob ng ating truck. Lamig mga kaibigan. Oops. Yun. Ngayon lalarga na tayo. Pero bagong lahat, bago tayo lumarga, since hindi nila nakuha kanina yung per axle ng ating load, babalik ako sa kanilang timbangan upang sa ganun is magpatimbang tayo per axle. Yan. Ngayon mga kaibigan, kung nakikita nyo, yan ang kanilang timbangan. Yan. Papasok tayo ulit dyan, axle by axle. Tapos yung
shipping officer nila doon, sisenyasan tayo kung nakuha na niya. Yan. Yan. Doon ang kanilang shipping office doon. Abangan lang natin. Unahin natin itong steer axle. Yan. Ay pasok. Yun. Abangan lang natin yung kaway nila doon. Sa tamang ano tayo. Tapos okay, kita natin kumaway siya. Pangalawa, itong drive natin. Yan, pag nakuha natin itong ating timbang dito, hindi na natin kailangan pang pumunta para maghanap ng pagpapatimbangan. Antayin lang natin si Madam kung nakuha na niya yung ating timbang. Paglabas na yun. Alright. Lastly, but not the least, is yung buong traktor. Tapos imaminus na lang niya dun, mga kaibigan. Oop, there. Tama lang natin. Bababa na ako para kunin yung okay. Yan, inaabot na niya. Babayin ko lang. Ayun, mga kaibigan, nakuha ko na yung ating scale, which is ang ating steer axle sa may harapan is 11,640 libras. Ang ating drive is ito, 33,900, which is tama-tama sa 34. Ito sa ating trailer axle, which is 34,300. Sumabot siya ng 300, pero itatakbo ko ng ganyan lang yan kasi mayroon namang tayong fuel, no? Yung ating fuel masusunog naman somewhere along the way, kaya okay lang yan. Tapos ang grand total natin including yung truck at saka trailer is 79,840, which is perfect kasi 80,000 naman, hindi naman siya sumobra. Kaya ngayon roll na tayo. Wala tayo yung ibang iintindihin kung dumire-diretso na tayo. Ayun, mga kaibigan, ang tabayanan nyo yung pag-unload natin doon sa dideliveran natin kung paano ba yan. Ayun. Lakay Pinoy Trucker.